Nagsimula sa mga usap-usapan, sinunda ng sari-saring bersyon, espekulasyon at mga opinyon. Ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking katanungan ngayon ng bayan? Melai, diretsang tanong, ikaw ba ay buntis? Tutuldo ka na sa kauna-unahang pagkakataon, eksklusibo. The first tell-all interview ng most controversial pair ngayon, Melason, Melai Cantiveros at Jason Francisco. A story of love sa The Buzz Exclusives. Sa loob ng Pinoy Big Brother House taong 2009, nagtagpo ang Inday Kengkay ng Jensan na si Melai at Boy Astig ng Mindoro na si Jason. Dalawang housemates na ang hangarin lamang noon mapatunayan ang sarili, makatulong sa pamilya at matupad ang mga personal na pangarap. Ngunit sa halos limang buwang pananatili sa bahay ni Kuya, nahulog ang loob ni Melai at Jason sa isa't isa. Dahilan para mabuo ang isang hindi inaasahang kwento ng pag-iibigan, ang love story ng Melason. Bakit ka ganyan? Gusto mo naman ako. Sa paglabas nila ng bahay ni Kuya, hindi tumigil ang sambayanan sa pagtutok sa kanilang pag-iibigan. Nung kayo na sa loob ng Pinoy Big Brother House, kayo na ba nun? Hindi pa. Paglabas na namin, pero hindi ko siya sinagot nun. Nag-expect lang siya. Pero, hindi ka net. Sa asa, pakala ko kami na nag-alis after. Uy, ba't ano pa? Akala mo kayo na dahil... Sinasabi ako nung oo, pero char-char ko lang sa TV, sa ASAP lang yun. Sinagot mo na ba si Jason? Kami na! Nakakaibas! Sabi ko, umamin! Okay, gusto ko talaga sabihin sa person yun sa kanya na oo, pero sige na lang. Kasi nailove din naman ako ng char-char. So, naging kami as paglabas. Paglabas pa namin, Tito Boy, kasi nga... Pero sa loob, wala pa yun. Wala pa yun ka lang. Yung ASAP na pagsabi mong oo, ano yun? Char-char lang. Char-char ko lang yun para kung nasa TV. Hindi pa official. Kailan naging official? Ang paglabas na namin, tinanggap ko na lang yung ASAP. So, para pilitan ka? Pero siyempre, nailove naman din ako sa'yo for that. Tuluyang pumasok ang Melason sa showbiz. Naging isa sa hottest love teams ng ABS-CBN na may naiiba at natural na chemistry. Kaya para sa marami nilang tagahanga, kailanman hindi maghihiwalay ang kanilang pinakamamahal na Melason. Hanggang noong nakaraang taon, ikinalungkot nila ang balitang paghihiwalay ng dalawa. Ako talagang pumunta sa bahay nila. Kasi sobrang ako nasaktan. Parang 2 months na kay 2 weeks kami hindi nag-uusap. Tapos hindi pa yun ito, kailangan namin mag-usap. Ako yung nag-open, di ba babae naman talaga. Ano, hiwalay na tayo, ayaw ko talaga sa'yo. Bakit ikaw ganyan, sinasaktan mo? Siya naman, parang ayaw din niya palang makipaghiwalay sa akin. Pero parang na-trigger din siya dahil sa bibig ko. Parang naririn din ako. So parang iniisip ko lang, sige na lang. O sige, mag-stop na ako, stop. Kung magkatagpo ulit tayo, magkakatagpo. Hey, lumabas pa ako sa pintuan nung pag-break namin. Oh, nagpapahabol ka siya. Sabi ko, may chance ka. Kita ka ta, nasilip ka. Hindi ako ano sa'yo. Hindi ka hahabol. Tapos nagalit pa siya. Pati mo ako yung ano? Pati mo ako yung nabol. Pinipigilan. Bakit hindi mo ako pinipigilan? Sabi ko, ang arte mo naman. Sabi niya, Isay, kung yan na talaga ang desisyon natin, yun talaga sabi ko. Pero sa akin, sobrang sakit. Grabe, ako yung taboy. Sobrang sakit. Ako pinakamasakit. Ako kasi never ako naging selfish. Pagkadating siya, iniisip ko, maganda yung karir niya. Dati noon, parang parati tayong magkasama. Ano, tapos iniisip ko siguro, parang gusto siguro ikaw na lang mag-isa. Diba, sanabi ko nga, mag-showbiz ako pagkasama ka. From the start yan. Basta ikaw lang parati ang kasama ko, walang iba. Diba, sa Banana Split, iniisip ko, dahi, parati ikaw na lang, na-host ka. Ako dito, dumadaan-daan lang ako kami. Ang kasama ko na parati, si Ryan Bang. So parang nawala na yung Melason. Iniisip ko, ay, ito na yung time. Siguro, ile-let go na kami. Dumating yung time na parang iniisip ko, ayoko makasagabal sa'yo. Ayoko maging selfish. Naididikit ko sa'yo yung sarili ko, pero ikaw, naapektuhan yung karin mo. Hindi lang yung emotional ka, kasi nag-aaway tayo sa relationship namin. So, magle-let go ako sa'yo. Parang nag-uusap-usap kami. Minsan, may hindi siya gusto, hindi ako gusto kasi naririnig. Uy, narinig ko. Siya naman, may narinig ako sa ganyan, ganyan. So, nag-away. So, iniisip ko na lang, then mag-ganyan talaga kami. At saka nung nag-break na kami, Tito Boy, talagang sobra siyang nasaktan nung bumili siya ng tinapay. Ano ang nag-break ko? Naku, alam mo kung sa'yo, huwag na yan. Tapos ano nagustuhan mo doon? Pangit-pangit. Parang naiinis lang ako minsan na kailangan mo pang mag-judge, kailangan mo pang sabihin na ganyan. Pwede naman sa sarili mo na lang.
Kaya ako, ma, yung parang naisip mo, nalalapit ako sa away ba? Kasi nangyayari niyan. Siyempre, napakasakit naman sabihin na gayon. Na parang yung taong inaano mo, minamahal mo, tapos sasabihin lang ng iba na ganun. Pero ang hirap talaga dito, Bay, kasi pag kahit saan ako pumunta, saan si Jason? Kahit break na kami. Kaya lagi ko sinasabi, bumili ako ng kwan, saan si Jason? Break na kami. Ilang beses mo siyang tanong, kaya parang ang sarap magsuot ng placards na break na kami ni Jason. Yung time na yun na break na kami, kasi 1 year kami nag-break. 1 year kayo nun? 1 year kami nag-break. 1 year yun. Pero pasundot-sundot. Talaga, break na yun. Pero kung narita text na tayo. Pasundot-sundot. Pero sabi ko sa'yo, break tayo ha. Talaga kung nire-remind. Noong 1 year na kayo nag-break, may niligawan ka ba? Wala. May nanligaw ba sa'yo? May mga nagpaparamdam. Ang dami! Kaya nga ako nainis, sabi ko, unfair naman itong babaeng to. Iniwanan ko lang ng saglit. Kung alam niya lang sa sarili ko, sabi ko, na sobrang totoo. Kaya lang, kumbaga parang nadi-discourage nga ako. Gaano kahirap ang hirap na tiniis mo nung isang taon na kayo ay magkahiwala? Ang napakahirap maging totoo sa sarili. Eh, hindi nga ako gayon eh. Pagdating sa ganyan, so kailangan ko na lang iwanan. Ang nangyayari naman, pagka naiiwanan ko, ito naman, nagpaano, kala mo naman kung sino talagang ano. Talaga malaman ko talaga kung mag-stronger din siya na mag... Uh-huh. Kung talaga kasi sabi, mahal ka pa na Jason. Uh-huh. Hindi niya ako mahal kasi hindi niya sinasabi sa akin. Kaya sobrang kong galit din. Kaya na pa, kailangan marami siyang marinig na mga ganito. Ah, okay. Talaga sinadya mo halimbawa na malaman niya na may mga naliligaw sa'yo. Pero totoo naman talaga na may mga nagpaparamdam sa'yo, hindi ba? Okay. Hindi naman talaga sobrang paparamdam. Hindi sobra, pero meron. Pinag-aralan ko kung sino itong mga naliligaw sa kanya. Pinag-research pala sa Tito Boy. Nung nalaman ko yan, ako ang nagwagi. Pero pagkaharap ko siya, wala akong pakialam dyan. Over siya pag suyo, kaya sabi ko sa kanya talaga, paghirapan mo ako. Kaya ako nainis sa kanya kasi yung pala ako, nag-ano sa kanya, nanonuyo, pero meron pala isang iba ding kinikitang nanonuyo. Kaya sabi ko sa iyo, alam mo, sobrang unfair ka. Sana man lang mahaba ang pinagsamahan natin, sinabi mo, may naliligaw pa ulit sa iyong iba. Artista, ito yung... Tsaka sabi ko sa kanya, makipag-compete ka. Australia. Ah, sabi mo? Oo, makipag-compete ka kung gusto mo manalo. Bagyo niya, panagbenga, kasama ko pa si Idol, si Robin. May sarili kaming float. Nandun din siya, di kami napapasina kasi hindi naman kami nun eh. Sa dami ng tao dun, ako yung napasulat ng gayan. Uy, parang kilala ko yung mataas na lalaking yun. O ba't gumagayang-gayang pa sa kanya? So parang gustong ma... Nandun sa bakyo? Pinabuka pa sa akin. Kaya sabi ko, ay talaga naghahanap ito talaga na... Kumbaga kami ang ginagawang ano. Nang gulo? Oo, sabi ko eh. Over? Hindi ito si Idol. Baka tulungan ako nito pag nangipagkabuhin. Sabi ko, malapit na dumaong ang float. Sabi ko, eh wag na kasi baka makaanong kasagaba lang. Malaki. Triple ako lahat. Anong triple? Anong ibig sabihin? Triple ang taas, triple yung mukha, triple ang ilong. Okay. May accent pa. May accent, oo. Oh, oh. Ito boy, nakikita ko ba ito boy parang gusto niyang kumuha niyang kuan, mineral water, gumano pa siya. Parang gusto niya itapon dun sa kuan. Pinex pero sinundang ka ba dun? Sinundang, alam mo ka bakit? Pinex niya. So parang pinaghahanap nga kami. Siya din na naghahanap ng something. Parang sino matibay, oh. Ang kinakagalit ko kasi sa kanya dito, boy, hindi niya sinasabi totoong nararamdaman niya. Boy, sinasabi ko sa iyo, ayaw mo lang maniwala. Lagi niyang tinatanong, the next day, uy, mahal mo ba talaga ako? Alam niya, lagi niya. At sinasabi mo? Oo. Minsan eh, mahal na nga kita, ikong kasama ko eh, paulit-ulit ka na dyan. So paano kayo nagkabalikan, finally? Yun, sinagot ko siya ulit. Tapos nakikipag-date din siya sa kuya ko. Hmm. Tapos pagbukot siya ng Jensen sa bahay, talaga namin siya buo. Pero ikaw ba, Jason, ngayon naging mas expressive ka na? Nagsasabi ka ng mahal kita, Melissa. Sobra kasi ito kay OA. Dati ang sinasabi ko, I love you. Magsa-alabi ko sa kanya, sabi niya, thank you. Ito. Hindi ba pwedeng minsan thank you, sabihin mo, thank you. Kasi minahal mo ako. Ibig sabihin pala, pag salitang I love you, kasunod pala niyan, I love you too. Sino nagsabi niyan? Hindi yan magkadikis sa diksyonaryo. Ang sinabi niya, I love you, minsan gusto mo sabihin thank you kasi minahal mo ako eh. Minsan, sinasabihan ko siya ng I love kasi feel na feel ko eh. Noong time na yun, parang hindi ko masyado feel. Gusto ko sabihin sa'yo, thank you. Pag hindi niya narinig yung I love you to, pag hindi niya narinig yun. Nagkagalit. Iba ka. Iba ka. Gawin naman. Susunod sa pagpapatuloy ng Big Buzz Expose ng Melason. Melay, diretsang tanong. Ikaw ba ay buntis? Sa pagbabalik ng The Buzz! Nitong nakaraang linggo, mainit na pinag-usapan sa social media ang pagbubuntis daw ni Melai Cantiveros, ang ama, ang boyfriend na si Jason Francisco. Ngayon, haharapin nila ang bayan, tutuldukan nila ang pinakamalaking katanungan, ang biggest pasabog ngayong linggo. Melai at Jason, The Buzz Exclusive!
Melai, diretsang tanong. Ikaw ba ay buntis? Positive na positive. Two lines over ka buntis to the boy. Are you happy? Very. Over na parang talaga studio audience. Sobrang pagka-happy nito boy. Nung nalaman ko talaga yung parang, nalaman ko hindi talaga ako kinabahan. Kasi gusto naman talaga namin talaga ni Jason. Sinasabi lang kunwari namin na, ganun-ganun. Pero nung nagbalikan kasi kami, parang gusto na talaga namin i-level up yung aming relationship. Kasi ako, Tito, sabi ko nga, naman nasa BBB kami, 21 years old kami. Sana 25, napapag-usapan, meron tayong baby. Sino ang una mong tinawagan? Lagi na ako nilalagnat. So, nagpa-check up ako. So, doon ko nalaman na, positive daw. Lagot ako, positive. Positive daw na buntis ako. So, mag-aaway pa kami noon. Mag-aaway pa kami noon. Tapos, sinamahan niya na ako. Nung sinabi ko sa kanya, talaga nawala ang kanyang pagkagalit. Yay! Sabi, gano'n na siya. Tapos na gano'n. Ano to? Minus. Sabi ko, minus. Equal. Sabi ko, di ko alam. Kalo ko si pagka buntis, positive plus. Kasi wala nga ako lang dyan. Sabi ko, ano to? Buntis ka? Buntis ka? Tapos so, nag-harte na naman. Buntis yan. Kasi dalawa daw ganun pala pag buntis. Siyempre, naging masaya naman ako. Pinagluto ko agad para... So ano nga ba ang totoo? Reconciliation baby ba ito? Singapore baby ba ito? Philippines. So kasi nung time na yan, parang iniisip namin na talagang gusto na. Nung OE daw ako buntis, OE daw ako buntis. Kasi nga, sa hagdan, nakalimang hakbang na siya. Sa isang hakbang pa lang ako. Dahil masela bang yung pagpupunta? Masela. Tapos yung, alam mo yung masela na, yung ina pa, sobrang OE, kakain. Kakain. Pagkain. Oh, minong kontrol. Ayoko kasi pinapapunta ko muna sa baby yung kanin. Kaya dito boy, hindi ko, ayokong sumuka. Natatakot akong sumuka. Bakit? Baka masuka ko yung bata dito. Kaya pinigilin ko, nilunok ko yung suka ko. Ako naman, huwag ka naman ganyan kasi hindi ko alam ang gagawin. Huwag mo naman din ako pagpanikin. Sino naman ang mga sinabihan ninyo? Talaga, yung mama ko talaga tinawagan ko. Tapos sabi ko, ma, buntis ako. Sabi niya, ha? Nagluloko ka talaga. Buntis kasi maluloko ko sa mama ko eh. Buntis ka ako, bakit ayaw maniwala? Ha? Maluloko ko talaga. Hindi siya naniwala ito naman. Pag ganyan, hindi na ako magluloko kasi buntis niya ako. Hindi na nagsalita mama niya. Hindi nagsalita. Hello, ma? Wala niya nag-collapse. Hello, ma? Hindi na tayo magpa-renovate ng bahay kasi magpa-renovate ako naman. Siya, okay. Basta ano, okay ka lang dyan. Okay naman siya, happy naman siya. Ikaw, ang dahilan kung bakit ka umuwi nung isang linggo sa Mindoro ay para kausapin naman ang mga magulang mo. Or did you call them na at sinabihan na buntis si Melissa? Yung papa niya lang. Yung tatay ko, nalaman niya sa iyong masa. Lumuwas na lang kami ng Mindoro. Tas, ang reaksyon ng pamilya mo? Masaya naman. Kasi lalo ang lola ko, masaya nanay ko. Do you worry about what's gonna happen? Paano ang inyong mga trabaho? Kasi kami naman dalawa, meron naman kaming, siyempre sa katagalan na nila namin sa showbiz, meron naman kaming savings, pero hindi naman siya sobrang ganun kalaki, pero para sa amin, alam mo yung content, kasi kailangan ko muna, 3 months muna, mabuo muna siya na maging stronger siya bago ako magbabalik. Ako, parang 25 years ang buhay kung binigay ko sa family ko. Pero alam mo, inisip ko, ito, magkakababy na ako. So para in-expect ko, siyempre, ang pera, nauubos niya. Na isusulat din na ikay magtatrabaho sa ibang bansa. Ano ba ang totoo, Jason? Like, almost 5 months ako na walang trabaho. Puro guest lang. Wala talaga yung... Okay. Tapos alam mo yung kahit papaano, may naka-line up na pala na para mga serye din. Hindi naman natuloy. Nagpapasalamat nga ako. Kasi sabi ko, nag-once na ulit ako. So nag-i-start na salamat ulit ako. Salamat kay Sir Deo. Si Sir Deo yung... salamat. Kasi parang bibigyan daw ako ng second chance. Sabi ko, sobrang malaking pasalamat ako. Sabi ko, kasi alam mo dito ba yung pagsiman, pumunta ng abroad, fallback ko yan eh. Fallback mo yan, pero ang gusto mo talaga ang mag-artista? Gusto ko na. Basta sabi ko, kasama siya. Na nakikita ko din siya na parang siya yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. I mean, kahit pa sabihin ko kagaya niyan, na para mabubunti siya, so ako muna yung mag-work kung may ano sa akin, ganyan-ganyan. So what happens to that? Pareho kayo breadwinners? Yung last year, nagpaparamdam na ako na nagbalikan na kami ni Jason, ay yung mga nagbalikan na pala kami, nagpaparamdam na ako sa kanya. Sabi niya, bakit? Mag-aasawa ka na ba? Sabi niya, naramdaman na niya. Sabi ko, hindi naman, pero paano kung darating talaga sa panahon na gano'n siya? Okay na naman, dahil basta patapusin mo muna yung kapatid mo. Ngayon, yung tapos kapatid na, ko kasi... Puro lalaka naman kapatid ko. Tapos binigyan ko sila ng chance na, kumbaga, na mag-aral din, yung iba nakatapos din. Inisip ko naman, mga lalaki. So, kaya naman yung mag-survive niya. Siyempre, lola ko at nanay ko. Pero nga nung umuwi ako, sinabi ko sa kanila, noon, dahil hindi naman ako artista, nakaka-survive naman tayo, di ba? Naparanas ko din sa kanya yung kanila yung magandang buhay. Tanong, kayo ba ay magpapakasal?
ang pag-uusapan na namin, Tito Boy. Pero ang plano, pagdating na lang doon sa Jensen, kasi napan pa sa meeting kayong mama. Kasi mama niya, siyempre, dalaga, nag-iisa, saka lola niya. Siyempre, gusto simbahan. Sa amin din, gusto simbahan. Kasi boy, sabi ng mama ko, okay sa akin, basta papuntahin mo sa Jensen dito at kailangan makasasalan o madaling pa lang. Kasi... Paano nangyari ang proposal? Magising ko, Tito Boy, pinamumug niya ako. Kasi ako parang nag-remind sa kanya mag-toothbrush eh. Oh, ang buntis, Tito Boy, tamad talaga mag-toothbrush ang buntis. Okay. Sa totoo lang. So sabi niya, magmumug ka. Kahit di ka buntis, tamad ka. Kasi ako nagmumug ako. Pagtingin ko doon sa salamin sa CR, mayroon doon ang, I love you, Gab. Will you marry me? I love you, are my dream. Oh. Tapos sabi ko, trap! Hindi na ako nakamumug. Tapos, tinabihan ko siya sa kama, sabi ko. Tapos, tumalikod siya. Tapos, sabi niya, binigay niya sa akin yung kahon ng sing-sing. Sabi ko, kahon ng sing-sing. Sabi niya, pagbukas ko, walang sing-sing. Sabi niya, yan na lang muna kasi wala tayong pera ngayon. Naman na, wala ako. Pero maya-maya pala, kinuha niya at pinuot niya. Oh. Pero umiyak na Tito Boy, doon ako na-touch. Kasi dapat ako umiyak, di ba? Bakit umiyak? Tito Boy, kasi sa totoo lang, siyempre, kung ako talaga sabi ko, mayaman ako, marami akong pera, ganyan-ganyan, ibibigay ko talaga lahat sa kanya. Naiyak din ako sa presyo. Dati, binibigay ko sa kanya, 1-5, 2-5. So this time, gusto ko naman, mag-level up ako. Pag mahal mo, pag-iipunan mo, tapos bibigay mo, doon ka maiyak din. Maiyak ka man sa presyo, maiyak ka man. Pero higit na, napasaya mo siya. Kayo ba, at this point, pinag-uusapan nyo na halimbawa kung lalaki may pangalan, kung girl may pangalan? Sabi niyo, leptospirosis yung usapan. Kasi yung una si Dengue. Pero siya, Charp, alam siyempre hindi. Parang yun, lepto. Sabi niyo. Gusto ko pala yun. Charp, niloloko ko lang siya dito, boy. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, huwag muna magplano-plano kasi kailangan muna tayo mag-pray. Ngayon, na nag-uumpisa kayo ng bagong chapter ng inyong buhay, anong mga nakikita niyong pagbabago sa inyong dalawa? Sobrang naging mature kami. Tsaka hindi na rin ako nagsiselos. Parang confident na rin ako na sobrang love niya ako. Jason, ano ang nais mong ipangako sa iyong sarili? At kung meron ka man pangako kay Melissa? Ay, papangako ko sa iyo na hindi ako magkaka-second wife. Kailangan lang... Third lang. Hindi. Lambingin mo din ako pagka alam mo na something na parang na, ano na ako sa iyo. Na parang na... na parang nauumay. Kasi dumadating sa point na nauumay eh. Pag lagi tinatanong, pagka nanonood akong TV, may sexy crush mo yan. Ililipat ko na kagad. Sabi ko, huwag ka naman ganyan. So iniisip ko sa kanya, mag-trust ka sa akin. Parang nagiging lalo ako, mas nagiging, siguro mas magiging matyaga ako. Yung nakikita ko, ayoko na mangyari sa'yo. Kasi yung mga napagdaanan ko, ayoko na ibigay sa yan. Melissa. Ako na mapapangako sa kayo. Mapapangako ko sa iyo. Hindi naman, ito tapos na basta ang papasukin natin. Ako naman, always here ako for you. Grabe na yung pinagdaanan natin sa ating relationship. Kinaya natin yon kasi nga, sobrang love natin isa't isa. You and I will love you. Pinaka-importante sa lahat, put God in the center of your relationship. Napaka-mahalaga nun. Actually, and then, always give each other a chance, a second chance. Maraming salamat na ginawa niyo kami at ang sambayanan na bahagi pa rin ng inyong buhay. Maraming salamat.